Alam niyo yan na geographical area of responsibility ng Kaor. Yan yung nilabas yan ng LTO as a memorandum ng August 6, 2021. Apo. Yan po yung unang araw ng lockdown. So, nung lahat po tayo sa Metro Manila ay busy na pinaghahandaan yung lockdown, yung mga iba't ibang ahensya, public officials, pinaghahandaan yung ayuda, etong LTO, iba pinaghandaan ito. Pinaghandaan ito yung additional na pahirap sa mga motorista. Bakit ka mo? Kasi yung nilabas nila yan, Kaor na yan, ginawa na naman nila mandatory yung inspection ng Private Motor Vehicle Inspection Center na alam naman natin earlier this year ay sinabi na lang Malacanang na hindi mandatory ang inspection ng mga Private Motor Vehicle Inspection para sa rehistro ng sasakyan. Pero dito sa Kaor ay ginawa na natin ano, mandatory. So, yung patay, ni-resurrect nila. No, yun nga lang, pala zombie po ang itsura para sa mga private vehicle owner. Dahil pahirap po ito na sa panahon ng pandemya, hindi natin kailangan to, additional na paghirap to. Pero yun ang inuna ng LTO na ipa-implement itong Kaor kung saan pinapaboran nito yung mga piling-pili nilang mga Private Motor Vehicle Inspection Center. Alam niyo ano ha, hindi ko rin maintindihan kung bakit kana ng LTO. Bantakin niyo na itinaon pa ng August 6, inilabas nila itong memorandum order nila. Si Attorney Ariel Into na isa sa kilalang tumututol at tumutuligsa sa kontrobersyal na programa ng LTO na Private Motor Vehicle Inspection System. At maliban sa pagkundena sa muling pagre-record nito sa ilang tanggapan ng LTO na sakop ng Gaor ng PMVIC, nagbigay rin siya ng halimbawa sa mga naging resulta nito sa ilang apektadong lugar. Ano ba ang naging resulta nito, no? On the ground? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa ngayon, iilan lang po yung Private Motor Vehicle Inspection Center. So, isang malaking lalawigan, no? Isa lang. Bigyan natin yung example, ngayon, Bulacan. Nandun kayo sa may dulo ng Bulacan, pupunta pa kayo sa PMVIC na isa lang para mag-inspect and then paparehiso kayo. Hindi katulad dati na kung saan kayo magpaparehiso, malapit doon, eh, pwede na kayo magta-inspect sa mga inspector na PO o kaya naman sa Private Emission Testing Center. So, nakikita po namin dito by the ease of doing business kung saan ilalayo mo pa yung tao na magpaparehistro para lang magpa-inspect. Dahil iilan lang naman yung nag-ooperate na Private Motor Vehicle Inspection Center. No? At inaward ng LTO dyan through a Kaor memorandum ang napakaraking area. Ang amin pong concern na earlier this year, sinabi lang ang hindi mandatory yan na Malacanang. Pero bakit pinipilit pa rin ang LTO? Ano ba meron dyan? Bakit kailangan gawin nilang mandatory? Kung babalikan ang naging pahayag ni DOTR Secretary Arthur Tugade sa kung bakit kailangan muli na naman itong gawing mandatory, narito ang sagot sa katanungan ni Attorney Inton. Naniniwala tayo na yung safety ay kailangan talaga. Yung sinasabing safety is non-negotiable when it comes to transportation. Ako'y naniniwala na isang pamaraan upang sa ganun ay mapalakas yung tinatawag na safety efforts, yung PMVIC. Yung kanilang sinasabi yung safety, abay, hindi mo kami naniniwala yung kanilang talagang gustong mangyari, hindi yung safety. Dahil kung safety, abay, dapat in-improve nila yung mga public motor vehicle inspection system ng gobyerno para ang gobyerno mismo ang magpatupad ng inspeksyon ng mga sasakyan. Dahil very important na yan eh, government function. And in fact, a few years back, naglaan na ng 800 million para sa
upgrade na at improvement ng mga public MBIA. Bakit walang masyadong pre-libertize nila yan? Yan po hindi po namin nakakuha talaga ng rason ng mga transport officials kung bakit nila ginawa, pinasa sa privado, samantalang may pondo para naman ma-improve yung ating mga public motor vehicle inspection center. Mm-hmm. At ang suma total niyan, mas mura ang babayaran ng mga motorista. Tungkol naman sa sinasabing inspection fee, narito pa ang bahagi sa pahayag ni Secretary Tugade at ang pangamba ni Atty. Ariel Inton na muli itong ibabalik sa dating sinisingil kapag tuloy nang tinanggap ang PMBIS ng publiko. Yung panggastos, hindi na ho issue yan. Kasi pareho ang sinisingil. Yung smoke emission na yun, ano'y sinisipat lang doon? Yung tanggutso. Ang babayaran mo, siguro 500, 600. Itong PMBIC, ang sinisipat yan, 70. Ang babayaran mo, 600. Mahal po, nakumpisa nga sa pan-inter ngayon. Ang sasabihin lang din, ginawa na nga namin buhay. Mura na daw ngayon. Bakit noon inumpisa na mahal? Bakit kinakailangan umpisa na mahal tuloy? Parang nag-special offer lang kayo na kapag nakapasok na kayo, itataas pa rin ulit yung original na price na sinigil nyo noon sa mga motorista. Nagbigay rin si Atty. Inton ng kanyang salubin sa kung bakit nga ba ipinagpipilitan ito ng DOTR at LTO sa kabila ng pagtutol ng mga motorista at kahit ipinabawi na ng Malacanang na huwag na itong gawing mandatory. Sa tingin ko, alam naman ng LTO yan na hindi na mandatory. Talagang gumagawa lang po ng paraan yung mga yan dahil no holds barred. Sa tingin po namin, yung mga nag-invest, yung mga investors ng mga private motor vehicle inspection center, kinakatok na po sila. Dahil sila nag-convince dito sa mga taon to . Meron po mga pinakita na schedule of return of investment itong mga to. So, talagang pipilitin mo yan kasi may commitment na sila . Ang isa pang rason sa kung bakit naging controversial ang programang ito ay dahil sa sinasabing public consultation. At narito ang pahayag ni Atty. Inton nang tanungin siya tungkol dito. Wala pong public consultation yan. Ang kinonsulta lang nila yung mga negosyante, mga politiko na nag-invest dyan, mga influential person. Alam nyo, open secret naman yan ang mga politiko may-ari ng mga yan . Kaya siguro na, gagawa't gagawa ng paraan talaga itong mga to para mabawi yung investment nila kahit mahirap sa tao. At para sa pagtatapos, nagbigay siya ng kanyang opinion at nakikita niyang solusyon para matigil na umuno ang mga tumututol sa programang ito ng LTO. Simple solusyon lang po. Kung gusto nila mag-open as such, okay. Pero huwag nilang gawin mandatory na requirement sa pag-rehistro ng sasakyan. No? Yun lang po. At magiging maayos po yan. Ang videong ito ay pangalawang bahagi na ng panayam kay Atty. Ariel Inton tungkol sa pagbabatupad ng PMBIS. Kung gusto mong malaman ang kanyang mga naging pahayag sa naunang video, i-click lang yung link sa description sa ibaba dahil marami rin siyang ibinisto tungkol sa usaping ito. Kung meron kang bagong nalaman sa video ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pang makaalam. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel at i-like na rin ang ating Facebook page para palagi kang updated sa mga bagong kaganapan na merong kaugnayan sa mga sakyan. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.